Hello guys, magandang araw sa ating lahat ngayon. Samahan niyo po ako guys, pag-usapan natin ang tungkol po sa sitwasyon ng COVID-19. Ayan po. Sana po samahan niyo po ako ngayon kung napanood mo tong video na to. Sana po samahan niyo ako hanggang dulo, no? So, ayan guys, so pag-usapan natin ngayon yung tungkol sa COVID-19. Ngayon po, may nabalitaan po ako na dahil sinabi po ng hipag ko na mayroon daw pong nag-positive doon sa lugar namin, doon sa Bohol. May bago na naman daw pong nag-positive, so medyo kinakabahan po ako guys, pero wala na po tayong magawa doon dahil po ito po ay nangyari na, no? So nakapasok na po doon sa area yung COVID-19 dahil po sa balik probinsya. Yun po. Dahil po yung nag-positive ay galing po ng Cebu. Galing from Cebu, nag-swab test sila, wala daw, negative daw sila doon sa pag-swab test na yun. So ngayon, pagdating sa Bohol, after siguro mga ilang doon na nalaman na nag-positive pala. So hindi natin maano yan kasi kawawa naman din po yung nasa na-stranded. So siguro kaya sila pinapayagan or pinaintulutan ng gobyerno natin na makauwi dun sa atin. So sa kanya-kanyang lugar, no? Kung taga saan tayo talaga. So ayun guys, kahit naman ako dito, gustong-gusto ko na rin umuwi. Kahit gustong-gusto ko nang umuwi sa Pinas, hindi ko, minabuti ko na lang na wag muna akong umuwi dahil para hindi na rin makadagdag ng abala dun sa mga frontliner natin dun sa atin, no? Sa Pilipinas. So stay muna tayo dito sa mga kapwa ko OFW. Dito muna tayo sa ibang bansa guys, magtrabaho muna tayo at mas maganda na rin siguro para makatulong tayo sa pamilya natin o sa kung sino mang nangailangan doon sa atin o makatulong pa tayo, no? So ayun guys, dahil nga pag-usapan natin yung mag-asawa daw na nag-positive. Medyo malapit lang yun sa lugar namin guys, malapit lang sa baryo namin, kaya ako hindi ko maiwasan na mag-alala dahil nga andun yung magulang ko, matanda na, tsaka yung mga anak ko po at may apo po ako doon. So pero dasal lang tayo guys at think positive lang at ayun guys, ginawa ko tong video na to para i-share ko lang yung nalalaman ko din po about sa pagtuob or steam, sukob sa Tagalog, no? Mag-steam po tayo guys, magtalukbong to po tayo ng kumot at yung pinakulo, magpakulo po tayo ng tubig, tapos damihan po natin ng asin, halata natin para maano yung asin at saka yung steam na mahalanghap natin. Medyo mahalat kasi yung alat, yun daw pang patay ng ano na yan, virus na yan. So probin na din po yan guys kasi may maraming nagpositive. Alam naman siguro natin na maraming nagpositive banda sa Abu Dhabi, mga OFW, no? So sa dami nilang nagpositive doon sa awa ng Panginoon, nakasurvive naman po sila at gumaling naman po sila dahil inaaraw-araw nila yung pag-steam guys, inaaraw-araw nila, twice a day sila nag-steam, tsaka nag-ino din sila, iminom sila ng mga pinakuluan ng ginger, tsaka yung bawang, duwaw, yung turmeric, pinakuluan nila yun at ininom nila yun ng araw-araw sila uminom yan, tapos yung lemon, honey, yun po ang ginagawa nila dun sa mga nag-positive dun sa lugar na yun. So after ng mga 2 weeks ata yun, nag-negative sila, tinitest sila ulit, nag-negative sila sa eksi lang ng panahon na
nag-negative sila. Ang dami nila doon. Super daw, ang dami nila. So, guys, sana po, maniwala na lang tayo, no, sa, kasi wala namang mawawala kung, walang mawawala kung gagawin natin yun. So, or siguro makatulong talaga sa atin yan, guys. Kaya gagawin na lang natin. So ngayon, guys, dahil napaka-importante po ng asin, gagawin ko para makatulong tayo dun sa mga kapitbahay natin, lalo na sa probinsya. Alam naman natin sa ano ng panahon ngayon, sa kagipitan natin ngayon, no? So kahit ako gipit, guys, pero sikapin ko makatulong dun sa mga kapitbahay natin dyan sa Ginubatan, Trinidad, Bohol. Magbigay po ako ng asin sa mga kapitbahay ko or sino man dyan nakakilala sa akin dyan, kung kilala sa anak ko, pwede kayo mag-PM. Pwede kayo mag-PM, guys, sa akin na manghingi ng asin. Kung kailangan yung asin, kasi medyo damihan ko yung pagpabili ng asin para makashare ko sa inyo. Yung mga needy lang, ha. Yung mga may pera dyan, yung mga mayaman na, mga mayayaman na, huwag na kayo manghingi kasi ma-afford naman yun. Ipalapo na lang nato dito sa kanang medyo gipit, ha. Dahil lang ako sa pahinayan akong gitak. Ang kinapag isa lang, guys, ha. Nagluto kasi ako ng ano, ng curry, yung meat curry ba. So, ayun, guys, so, yung mga hindi lang, mga gipit, medyo gipit lang sa panahon karon, sa panahon ngayon, yun lang ang bigyan natin ng asin, ha. Kaya yung mga kagaya kong gipit, yung mga medyo mayaman dyan, yung mga pera-pera naman na mga ano, huwag na lang kayong manghingi. Hindi, huwag na lang kayong sumali sa asin, no. Doon lang sa mga nag-need lang talaga ng asin, ha. Yung mga instead na ibili ng maraming asin, ibibili na lang ng ano, no, ng bigas, yun. So, ayun, guys, think positive lang. At saka, pag nag-steam, paalala lang, guys, ha, kasi yung steam, nakakabulag din yun sa mata, nakakabulag din sa atin yan pag hindi natin i-protektahan yung mata. So, kaya, kailangan pag nag-steam, balot yung buong katawan, at saka, yung mata, kailangan ipiring nyo na, taptapan nyo yung mata ninyo, batan nyo, like ganito na lang, gagawin natin, ha. Para sigurado, ma-prevent yung mata, ma-proteksyonan yung mata natin, kasi nakakabulag din yung pag-steam, kaya maraming hindi gumagawa ng steam dahil natatakot sila, na baka mabulag. Huwag po kayo matakot, guys. Ang gagawin ninyo, pikit nyo yung mata nyo, at saka mag tap-tap lang ganito, at saka itali nyo ito sa likod, lalo-lalo na doon sa mga bata, yung mga bata, dahil napakadelikado, medyo mga 13 years old, 8 years old, ganyan, so hindi natin maano yan na 13 below, hindi natin maano na sigurado na hindi sila didilat doon sa loob ng kumot sa oras ng pagsukob. So, piringan nyo na lang. Napaka-importante yung piring, yung yun nga po. So, guys, sana makatulong yung ano ko, yung pinagkwentuhan natin ngayon. Saan man tayo ngayon, kahit saan man kayo ngayon, pag narinig nyo to, gagawin natin, guys. Huwag kayong tamad, huwag na tayong magtamad-tamaran na mag-steam. Kahit wala tayong naramdaman, wala tayong sintomas sa COVID-19, kailangan mag-steam din tayo kahit thrice, tatlong beses isang linggo, guys. Gawin na natin yun, guys, ngayon. Ngayon, umpisahan na natin ngayon, ha? So, maraming salamat po, guys, sa panonood nga pala sa video ko. Sana patilihin yung subaybayan yung video ko para sa palagi tayong makatulong sa mga nangangailangan ng kahit konting tulong, guys, magawa natin. So, sa susunod na ulit na araw. So, maraming salamat, guys. God bless po sa ating lahat. At magdasal po tayo. Bye-bye.